good morning mga ka-wielders. Yan po ang ating nagawa na. Yan po mga wielders, kung sino, kung gusto kayo ano na gumawa ng steel trusses, gusto kayo na ano, marunong paano i-install yung ano steel trusses, paano mag-layout. Yan po guys, ito yung ginagawa ko guys. So bawat expire ito guys is ano 3 meters. 3 meters. Dito naman banda is 4 meters. 4 meters ito. 4 meters doon. 4 meters tapos ano. Yan. Ang sukat ito guys is ano 24 meters. 24 meters yung haba. Tapos yung ano yung lapad niya is 8 meters. Mula dito hanggang doon 8 meters. So, mula dito naman hanggang doon, yung pahaba is 24 meters. So, in every expand, mayroon siyang ano, 3 meters. 3 meters taga-expand. Dito naman, yung lapad naman 8 meters, may ano dito, 4 meters, saka 4 meters doon. So, kibali yung ginagawa natin yung ano yung beam natin sa baba is 8 meters 8 meters yan mga lodi 8 meters yan, ilang piraso to 7 piraso na 8 meters may kalahati doon, 2. So ginagawa natin yun, tig ano yan yung taas niyan, yung ginagawa natin yung beam yung taas niyan is 30 cm yung pagitan niya, tapos yung diagonal niya. Yan, sukatin lang yan. Kung ilang yung sukat yung diagonal, sibo sa vertical. So, ayun, makuha mo na yan. So, yun, ginawa na rin natin sa ano, sa yung sa itaas, yung kinakabit natin yan. Ganon din. Tig ano, tig 30 cm. Yung bawat tagitan. So ayan po guys, kailangan mo na ng tansi, dapat nakalibil. Nakalibil yan. Tapos paglagay kayo ng tansi para diretso yung ano, yung steel trusses beam mo. Tapos ayun, pagkatapos ito guys, may kabit namin ito. Ano, maglalagay kami yung ano, yung sargunting. Yung tinatawag namin sa Bisaya ng sargunting. Ayan po, yung 2x6. Yun po natin ilalagay dito. Ayan, dito. Bago tayo maglagay na dito ng ano, na 2x6, yung salagunting, eh maglalagay muna tayo dito ng tansi. Yun ang ating guide. Oh, para sa Bisaya, para hindi ano, para hindi malain talaga siya guys, malain. Di siya magambihas. Di siya magambihas. Lagyan ng tansi dito, papunta doon sa kabilang poste. Yun ang guide mo na equal distance talaga. Paglagay mo na dito ng ano, 2x6, ayan po. Kailangan talaga lang kakpantay. Sabi saya, dili siya magambihas. Ayan po guys. Yun ang ating gagawin. Tapos para makukuha natin yung level, yung ano yung top doon ng ano, yung 2x6. Yun ang dadalhin mo doon sa dulo. Maglagay ng tansi doon diyan hanggang doon sa dulo para makuha mo yung pantay. So ayan, ayan po yung mga gagawin mo doon para pag-layout ng paano mag-steel truss sa buong building. Yan, kailangan naka-eskwala talaga. Paglagay mo ng ano, ng slipper lids, yung ano, pagdikita ng bubong, kailangan ng eskwala para pumantay. Yan lang po. So, maraming salamat and God bless. Like at follow and share yan sa ating video. Maraming salamat po.